Alright, so welcome back to our channel, The Sips Peters TV. At ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano ko ginawa itong switchback. Yung switchback na ito ay ginagamit sa CCC filter. Dahil dumating itong switch na 440, ay wala siyang kasamang box. At ngayon, dahil wala siyang kasamang box, ay gagawa natin. Ang purma ng box na ito ay replica ito doon sa switchboard panel dito sa engine room. Upang magkaroon siya ng isang replica, ay ginagaya ko ang purma o pagtutupi or pagbibinding dito sa kanyang labi. Upang medyo di mahalata na ginawa ito dito sa barko, ay ginawa ko na siya ng replica doon sa mga switchback dito sa na-install na. So ituturo ko dun sa inyo kung paano ko ito binibinding at paano ko ito hinihinang dahil napakanipis ang materials natin. So ang susunod na video nito ay papakita ko sa inyo kung paano ito ginawa. Ito po ang channel ng Sips Peter TV. Ako po ay mas pusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba. Alright, so ito na yung materialis na kinukuna natin. Ito yung galvanized na may kapal na 0.5. At ito na yung na-cutting natin. Yan. Lahat yan na-cutting na natin. At ito yung mga dimension niya. May length siya na 180, may width niya 150, at may height na 90. So dito natin kukunin ang isang replika sa pagbibinding. Dahil napakaganda itong pagbibinding dito. At safety siya sa mga liquid splashing ay hindi siya basta-basta nakakapasok. So gagayahin natin ito na pagbibinding. So tuturo ko sa inyo kung paano ko ginawa ito. At gagayahin natin ang purma nito pati itong cover sa isang switchboard na ng dito sa engine room. Yan, gagayahin natin na kamukha nito. So napakaganda itong manufacture na pag binding sa switchboard na ito, kaya igagayahin natin na gagawa na tayo ng box na ipapasok itong switch. So ito na, ituturo ko sa inyo ang pagbibinding. Unang-una ay kailangan na ibibinding natin yung materials natin na halos malaki ng kunti dito sa labi ng gato. Palampasan mo siya ng mga kahit mga 5 mm. Ayan, unang-una ibibinding natin yung pinaka-inner na line o pinaka-inner na linya na binding, na yan ang uunahin natin para sa pagtutupi natin sa susunod na binding ay hindi siya magkaroon ng problema. At ibibinding muna natin itong apat na piraso sa isang box, kasi sa isang box ay apat na piraso at dalawang box ito, bali 8 piraso lahat ibibinding natin. Yan, unahin muna natin yung kamukha nito. Ang unahin natin ang inner na lines para magtuloy-tuloy tayo mamaya ay ibibinding muna natin lahat. Kamukha nito, ibibinding natin ng 90 degrees. At pagkatapos niyan, isusunod naman natin yung ibibinding yung pinakaunang lines. Pinakaunang lines yung mayroon siyang sukat na 10 mm lang ang pinakalabi niya. Kamukha niyan ay binibinding ko na yung unang linya. Nung una, yung inner, pangalawa, yung pinakadulo.
na kamukha niyan, oh, ganyan. At pagkatapos niyan ay ibibinding na naman natin yung gitna. Yung pinaka labi niya ay hindi yan na magka-problema dahil tamang-tama yan na magkasya doon sa may clearance doon sa pinakailalim ng gato. Yan, iipitin natin siya at itutupi. Ayan, kung hindi pa ganong maganda ang pagtupi, papaluin natin dito sa wood mallet. Ang lahat ng sheet dito na ginawa natin ay ganun pa rin ang proseso. Na yan, kamukha nito. Yan ang finish na natin na nabinding. Yan, lahat yan, 8 piraso dahil 2 box. Ganun ang proseso. So, ulitin ko pa isang bisis para makuha nyo. Yan. Susunod na binding yung pinaka-labi. Yung labi nito ay mayroon siyang sukat na 10 mm ang width. Kasi bakit 10 mm? Dahil yung 10 mm na yon ay tamang-tamang lang talaga na magkasya doon sa pinakailalim para pagtupi mo ay hindi siya maapektuhan. Ayan. Ayan na. At ibibinding pa natin uli dito sa gitna upang matapos na. Yan. Kamukha nito. Kailangan talaga lahat ng kanto ay 90 degrees. So, papaluin nyo ng kunti upang ito ay maganda siya ang pagka-binding. Kung hindi pa maganda, ay i-buldurahan nyo ng chisel para makuha natin yung 90 degrees. Kamukha nito. Yan. Lahat yan ay pare-parehas para pag cutting mo mamaya ng 45 degrees ay hindi siya mahirap i-assemble. Kailangan lahat ng tupi ay mayroon siyang 90 degrees. Kailangan iskulado para pag asinta mo mamaya ay hindi siya magka-problema. So, ganun ang style sa pagbibinding. Kailangan, ang pagbibinding nito ay tama-tama lang talaga doon sa may width ng gato o vise para pagbinding mo ay pareha pantay-pantay sila. Ganito. Pero kung magbinding kayo na mas malaki dito sa box na ginagawa ko, ay gamitan nyo ng extensionan itong gato ng angle bar. So, may mga angle bar naman tayo dito sa barko na medyo, piliin nyo yung medyo makapal. At pumutol kayo ng 2 piraso at idikit nyo dyan sa may gato. Doon kayo magbibinding. Pero yung angle bar na yon ay kailangan mo ng ano, kailangan mo ng putulin yung pinaka ilalim dahil yung pinaka ilalim na binding na yan, kung hindi mo putulin yon ay magkaroon ng problema, hindi siya magbibinding dahil sasayad, masisira yung bibindingin mo. Kailangan tabasan mo yung pinaka ilalim na magkasya yung pinakalabi niya. So yan, oh, nakikita nyo na natapos na. Ito na naman ang isusunod kong bibinding. At pagkatapos kong naibinding lahat, at kailangan na natin itong tabasa ng 45 degrees. Dahil ididikit natin to yung magkabilang kanto. Kailangan tabasa ng 45 degrees. At
Ang pagkakating nito ay ginagamitan ko ng grinder na ang grinding cutting disc dito ay 1.0 mm. So ito na, na-cutting ko na. Ito na yung kalabasan. Ayan. Hindi ko kinating ng gunting ito. Ang pagkakating ko dito ay grinder na may cutting disc na 1.0 mm. Yan na. Yan, ididikit mo lang yan. Tapos, itakwil mo ng acetylene at ihinangin na to. Yan, mukhang ito. At pagkatapos nito, ay ihinangin ko na ito ng acetylene upang matapos na itong project natin. Ayan, ganito ang kalabasan yan na mayroon siyang 45 degrees. Ayan, yung, pati yung kabila, ganun din. Dahil 45 kabila ang resulta niyan ay 90 degrees. Ayan, yan pinagkakating ko na. At ang susunod nito ay i-assemble ko na to gamit itong kulay pula na magnet. Ayan, upang makuha natin yung 90 degrees, mayroon ditong akong gamit na magnet na mayroon siyang iba-ibang angle. So, ginagamitan ko siya ng 45 degrees to 90 degrees. Ayan. Kasi mahirap itong galvanize kung walang humahawak, lalo na ngayon medyo maalon. So mahirap pa humahawak nito. Lalo na itong galvanize, once nga mainitan ay lalong umiinit. So kailangan natin ng magnet. Mayroon naman tayo dito sa barko. Lahat naman sigurong barko mayroon nito. So gagamitan nyo nito. Ito yung magnetic holder na mayroon siyang mga iba-ibang angle. So ang pinili ko dito ang magnetic na mayroon siyang angle na 90 degrees. So mayroon mga slot niya na 45-45, so magiging 90 degrees. So ito na, at hinangin ko ito. Ang panghinang ko nito ay galvanized na wire, na yung bang ordinary na ginagamit natin dyan sa mga construction na galvanize na ipinagtatali doon sa mga kabilya. Ito yung ginagamit ko sa paghihinang. Ang pagtimpla nito sa acetylene oxygen ay kailangan mo nang itimpla yung oxygen at acetylene. Ang acetylene nito ay mayroon siyang 0.8 at ang oxygen nito ay mayroon siyang 8 kilos ang sitting ko doon. Tapos ikaw na mag-adjust sa dito sa pihitan dito sa may acetylene na panghinang. Mayroon diyang pihitan na oxygen acetylene, ikaw na magtimpla. Kadalasan ang ginagamit ko lalo na doon sa pagre-repair sa mga sasakyan doon sa probinsya, ang ginagamit ko dito na acetylene oxygen ay ang Harris na brand, pero dito sa barko ay Unitor. So halos magkaparehas naman sila ng mga paraan, maliban lang dito sa Unitor ay mayroon siyang sinusunod na flame distance. So ang flame distance nito, yung ibig sabihin ko, yung flame distance, yung pinakagitna na yun ay mayroon siyang parang kulay light blue. Kailangan yung kulay light blue na yun ay mayroon siyang sukat. Di naman sabihin na perfect, mayroon siyang patulis na sukat na kahit mga 4 mm, 3 to 4 mm ang distance. Matansya mo yan pag ikaw ay mayroon yan. At itansya mo lang yung 3 mm to 4 mm.
yung patuloy siya. So hindi naman gaanong malakas na pagbubuga ng acetylene oxygen, yung tama-tama lang na mayroon siyang kunting lakas. Huwag yung masyadong malakas yung oxygen dahil hindi ka makakuha ng melting niyan. So ang makukuha mo lang niyan butas. So kailangan mo nang i-balance yung dalawa. Kung halimbawa sa paghihinang nyo, kamukha nito paghihinang ko, halimbawa mayroong time na medyo pumuputok. Normal yang pumuputok dahil minsan napapasukan yung butas ng panghinang mo ng dumi ng hinihinang mo, kaya pumuputok siya. Upang maiwasan yung pumuputok na portion ay kailangan magdagdag ka ng acetylene. Magpihit ka ng konti doon sa acetylene at magdagdag ka na rin ng konti ring pihit doon sa oxygen upang maiwasan yung putok-putok. Ayan. Yung panghihinang ko na yan ay tama-tama yung ano niya, yung timpla. At ngayon ay ipo-pull weld ko na ito kasi natapos ko ng nahinang at ipo-pull ko na ito. So kamukha niya yung sinasabi ko, yan, tinitimpla ko yung flame niya sa pinakadulo. Kamukha nung sinasabi ko ay mayroon akong tinatsantsa lang na 3mm to 4mm yung patuloy siya. Yun ang binabasihan ko dito sa unitor. Di katulad nung sa bahay ay mayroon akong gamit doon na ang brand ay Harris. Napagaganda din yung Harris dahil kunting ano mo lang makikita mo na yung flame niya talagang patulis. Kasi ang paghihinang sa galvanized sheet metal, kailangan yung flame niya ay patulis. Huwag kang maghahinang na basag yung flame kasi wala kang makukuhang output dyan. So kailangan mo nang yung flame niya doon sa dulo na kulay light blue ay kailangan patulis. Mapatulis mo yan doon sa pamagitan ng acetylene oxygen na knob o pihitan ay kailangan mong i-adjust. Kamukha nung nag-a-adjust ako minsan kasi pabago-bago itong unitor. Pag napasukan ang butas ay magbago yung pinaka-flame niya. So kailangan mo nang every time i-check mo yung flame kung patulis o hindi. Kasi pag hindi siya patulis ay hindi ka makakuha ng magandang hinang. Puputok-putok siya. Kailangan i-tansya mo rin. So kamukha nang siya sinasabi ko ay always kang maglagay ng panghinang na galvanized wire para hindi ka maabutan dun sa melting na mapupunta sa butas. Ganyan ang diskarte sa paghihinang sa mga kamukha nito na galvanized. Kailangan laging nakadikit yung panghinang mo para pag ito'y medyo lusaw na lusaw siya ay pag hindi mo naagapan yan ay magkakaroon ng butas. So, kailangan mo nang laging idikit yung pillar na oras na medyo nakikita mo na pabutas na siya, kailangan mo nang lagyan ng pillar. Saka yung paghinang mo, huwag mong itutok yung flame doon sa mismong panghinang mo. Kailangan itabi mo lang siya, i-slide mo na siya ng konti. Kasi kung itutok mo dyan, ay wala kang makukuhang output. Ang makukuha mo lang, butas. Mabubutas yung ano mo, panghinang, lalo na itong galvanized na ito, ay mayroon siyang 0.5 mm. Napakanipis ito, ay kalahati sa 1mm. So kung hindi ka mag-iingat dito ay mabubutas. So kailangan mo na dito ng ang flame nito ay itatabi mo lang dun sa pinaghihinang mo. Makikita mo naman yung melting niya
ay tatakbo ng konti yung belting niya, yun ang susundan mo. Tapos yung pag nakita ka na medyo mabubutas na siya, so saka mo lagyan siya ng pillar. Tapos sabay ilaro mo yung asitilin, yung pito na asitilin na iangat mo ng konti upang makarecover yung portion na yan na nasubrahan ng paglulusaw. Kasi pag inaangat mo siya, babalik naman yung pinaka melt niya, magtitigas uli yon kahit na medyo nagbabaga. Saka mo lagyan ng pillar. Kamukha yung mga ginagawa ko dyan ay ganun ang style, medyo inangat-angat ko ng konti. Dahil pag iyo itutok na tutok mo ay mabubutas yan. So yan ang technique. Pag medyo nakita mo na lusaw na lusaw siya, iangat-angat mo ng konti. Yun ang ituturo ko sa inyo. Hindi lang ito magagamit dito sa barko natin. Lahat naman tayong mga OFW ay mayroon tayong mga sasakyan. Mayroon tayong kahit mga motor lang o mga tricycle o mga kutsi o at saka yung iba pa. So kung mayroon kayong mga ganun ay magagamit itong technique nito, lalo na sa pag-re-repair. Dahil hindi naman lahat ng mga sasakyan natin ay laging bago. May time na dumating na medyo maluma na at magkaroon ng mga butas. So kailangan mo nang i-re-repair. Kamukha nitong ginagawa ko ay magagamit niyo ang technique. Yan. Pag medyo katulad ng sinasabi ko, pag medyo lusaw na lusaw siya at huwag mong itutuloy-tuloyan, dahil pag ay lusaw na, ang kasunod niyan ay magbubutas na. So, kailangan mong iangat-angat ng konti. Yan. Tapos sabay feeding ng galvanized wire pillar natin. So, ang paghihinang dito, mayroon akong i-upload na mga susunod na mga time kung paano ang maghinang ng galvanized. Ituturo ko din sa inyo kung paano. Kasi sa ngayon, ang tinuturo ko lang dito kung paano gumawa ng switchback. Pero darating ang panahon na ituturo ko din sa inyo. May plano na rin ako. Dahil siguradong marami magtatanong kung paano ang timpla, kung paano maghinang ng galvanized. Yan, malapit nang matapos itong ginagawa ko, at ang susunod na gagawin ko dito ay ang pinaka-cover naman niya. At katapos ng cover at maglalagay na rin ako ng bisagra, at pagkatapos maglalagay na rin ako ng lock. So ang bisagra nito ay mayroon dito sa barko. Hindi ko ginawa itong bisagra. Ay mayroon na dito sa barko marami. Dahil siguro mayroon silang dating mga crew, mayroon silang mga ginagawa. At mayroon akong nakitang sobra na 8 piraso. Tama-tama dito sa box ko na to ay kailangan ko ng 4. So mayroon pang spare na 4 na piraso. At sa lock nito, wala akong nakikitang gagawing lock. Mayroon akong nakita dun sa may garbage na box ng mga tools. Yung box ng tools ng polar na naitapo na dun sa mismong garbage. So kinuha ko yung lock dun. Yun ang ilalagay ko dito. So sa sunod ng mga video nito, makikita nyo yung lock na yon. Sasabihin ko sa inyo ay hindi ko ginawa yon. Ay kinukuha ko lamang doon sa basurahan na tinatapon ng isang box. Sa mga nakita ko doon ang pinaka-lock niya ay kinuha ko. Ang ginawa ko lang dito yung box, itong kabuhang box na to at saka cover. Ang hindi ko ginawa dito yung lock at saka yung
bisagra dahil ito'y ginawa na ng mga manufacturer. So kinuha ko lang yung lock dito galing doon sa mismong box ng tinatapon doon sa garbage. Kaya in-install ko dito. So kumuha ko na rin ako ng galvanized wire dahil naubos na. Yan ang pag kuha mo dito, kumuha kahit mga 1 meter, itutupi-tupi mo na lang yan. Yan, kamukha nung nakikita nyo sa aking kamay ay tinututupi-tupi ko. Para hindi na kayo mag putol lagi. Kailangan estimate mo lang kahit mga 1.5 meters, itutupi-tupi mo dyan para tuloy-tuloy yung trabaho mo. So nakikita nyo yung paghihinang, yung sinasabi ko. Hindi ko tinututok itong pito ng acetylene doon mismo sa pinaghinangan ko. Nakikita nyo, mayroon akong tinatabi ko lang. Mayroon ang approximately siguro dyan, nasa mga 1 degrees ang angle ng pito. Hindi ko tinututok dahil kung itututok ko yan ay mabubuta. So itatabi mo lang kunti. Makikita mo naman yung hinang doon sa pinaginangan mo na medyo tumatakbo ng kunti. Kaya susundan mo lang siya. Ang paghihinang nito, kailangan yung mayroon kayong face shield dahil mainit. At kung mayroon kayong sunglasses na medyo dark ay mas maganda. Eh sa akin wala akong dark glasses. Ay ang ginagamit ko lang dito ay original na mata. So pero sa normal procedure to, mali itong ginawa ko dahil masisira ang mata natin. Pero gumagamit lang ako ng face shield para hindi masyadong ma-stress yung mata ko. Kasi kung wala ang face shield ay napakainit. Wala pa akong sunglasses. So mahirap. So okay naman ay nilayo ko lang yung face ko doon sa may pinaghinangan para hindi ganong mainit. Unang-una, ang paghinango nito kung wala kang sunglasses ay medyo mahirap. Pero after mga ilang seconds, maka-adjust na yung mata mo doon sa flame ng acetylene ay para rin normal na. Ginagawa ko lang ito dahil sa acetylene, pero hindi ko ginagawa ang mga bagay na to kung arc welding kasi mataas masyado yung ang ano doon, yung pinaka silaw niya. Dito sa acetylene ay okay lang to. Pero hindi ko recommended na hindi kayo gumagamit. Gumagamit kayo kung mayroon kayo. Hindi lang ako gumagamit dahil wala akong sunglasses dito sa barko na dala ko. Ngayon lang ako, hindi ako nakadala ng dark glasses. Gawa nung nagmamadali kaming sumampa. At hindi naman kami nakalabas dahil pandemic. So hindi ako nakabili ng gamit para sa paghinang. Mayroon ditong panghinang ay bulky, medyo malaki. Sasaya doon sa face shield ko. Eh hindi ko na lang ginamit. Pero hindi ko naman na tinuturo sa inyo na huwag kayong gumamit. Ang tinuturo ko sa inyo ay huwag niyo akong gayahin na hindi ako gumagamit ng sunglasses dahil medyo mahirap. Ang sa akin lang dito ay gumagamit lang ako ng face shield para hindi masyadong mainit. Pero normally ito, dapat may face shield ka at saka may sunglasses na dark upang hindi masira yung mata mo. Pero sa akin ay pagpasensya nyo na dahil wala akong gamit. Wala naman sigurong taong magpapahiram sa'yo ng Oakley na sunglasses nila ay papanghinang mo lang dito. So nahiya din ako na manghiram sa kanila. So kasalanan din ito dahil hindi ako nag-check ng mga gamit bago ako sumampa. At ito na, natapos ko na ang paggawa
at pati yung sa loob na lalagyan ng switch ay nahinang ko na rin. So ito na yung kalalabasan niya. At ang kulang nito ay takip, bisagra at saka yung lock at saka yung paglalagyan ng wire. So ang paglalagay dito sa switch, may spring na yan, ididiin mo lang siyang ganun. O yan, kamukha niyan. Ididiin mo lang siyang ganun. Mayroon siyang sabitan at i-post mo pababa. Yan, kamukha nito. Yan na. Yan ang magiging partial forma niya. Kamukha niyan. So, kailangan mo pa ng takip ito. Ito yung switch off and on. Yung itim ay on, yung pula ay off. Yan, kamukha niyan. Kasi ginawa ng box ito dahil ang supply nito ay 440. Ito yung ginawa kong ito yung kinabit kong channel. Hindi ko ginawa ito. Ito ay ready-made na. Ito yung pinaka-cutting ko ay nilagay ko doon. Ito yung sabitan ng pinaka-switch. Ulitin ko, kaya ginawa ko ng box ito dahil ang supply nito ng switch ay 440. So alam nyo naman siguro kung gaano ka dangerous ang isang 440 volt. So one nga masagi mo ito at mag-ground ka ay hindi ka nababalik. At ito, mayroon na akong nagawang dalawang takip. Yan. Yan dyan mo itatakip at lalagyan natin ng bisagra at lock. Ganun din dito sa kabila. Ayan. Ganyan ang magiging forma niya. Yan ang lalagyan natin ng bisagra mamaya. Mayroon ditong bisagra na ready-made na. Mayroon din dito. At yung lobby na yon ay lalagyan natin ng soft rubber para pag takip mo ay magsisil sila. So ito na, at nilagay ko na yung bisagra. Ang ginagamit ko ay rivet ang nilagay ko doon sa bisagra. Hindi ko na hinihinang kasi bronze ito. Kaya ang ginawa ko ay nire-rivet ko na lang. Ayan. So ang kulang nito ay lock na lang. So katulad nung sinasabi ko sa inyo ay mayroon akong napulot doon sa basura ng lock ng isang box ng mga tools ay kinuha ko. So ganito ang magiging forma niyan. Pati yung isa. So dalawang box ito, dalawang switch dahil ginagamit ito sa port and starboard na switch ng CGC filter pump. Kasi yung pump na yon ay kailangan natin ng switch upang just in case na magkaroon siya ng leaking ay dito na natin siya i-off. At ito na, nailagay ko na yung sinasabi ko sa inyong lock. At nilagyan ko na rin ng outlet ng para sa wire niya. Nilagay ko na rin yung dalawang fittings para dun sa wirings. Yan, ang sinasabi kong lock sa inyo, yan. Ito yung napulot ko dun sa garbage at napakinabangan na natin. So ito na ngayon ay kumpleto na tayo dito. Ang kulang nito ay primer. So ipa-primer natin ito ng pula at pagkatapos matuyo ay i-finish natin ng gray or parang color di gatas ata yun. Ganon ang
Ganito na yung pinaka-final niya. At ito na, napinturahan ko na. Ang pagpipintura nito, huwag niyong pinturahan yung pinakasabitan ng switch doon sa loob upang hindi siya magka-problema sa paglagay. Kasi yung pintura na ito ay epoxy ito. Himpador ay pag napinturahan mo ay kakapal. So, napakatigas ito. At ngayon, natapos ko na. At ito na yung pinaka-finish na pintura niya. At pwede na itong i-install doon mismo sa CGC. Tuyong-tuyo na at kumpletong-kumpleto. Yan. Yan ang nagiging forma niya nung natapos na yung lahat. At ito na. Tapos na tayo dito. At ilalagay na ito doon mismo sa lugar ng CGC. Yan. At ito na. Ito na yung pinaka switch niya. Ito na. Nakabitan na ng kuryente na 440. At nag-i-start na siya ngayon. Yan. Yung pump na yan, naka-start na. Naka-start na yan at mayroon siyang pressure na. Yan. So, naka-start na ito at nagamit na itong CGC fine filter. Ginagamit sa steering gear. Yan. Ito yung port side na box. Doon sa kabila naman ay starboard side. Yun. Hindi gano'ng makita doon sa kabila. Yun, nakita na. Yun doon sa kabila, yun. Pero dito, ito yung pinakita ko sa inyo dahil ito yung natapos na. So, completion na tayo dito sa ating project at nagamit na. At marami pong salamat sa inyong sa panood nyo. At sana mayroon kayong natutunan sa aking ibinahaging vlog. At marami pong salamat sa inyong panood. Ito po ang channel ng Ships Peter TV. Ako po ay puspusong nagpapasalamat kung maklik ninyo ang subscribe button sa baba.